kasi? October 8 natin. October 8, sunset. At tingnan niyo ang oras, ha? Sunrise, October 8, 5:46. Sunset, 5:40. So, mas mahaba na ng 6 minutes ang night time natin. So, ito yung mangyayari. Ito yung lunar eclipse. Kita nyo? Ayun yung muna natin. Red, tapos, tapos na yung eclipse. Okay? Pero hindi pa yung totally tapos. Natapos lang yung totality. Balik natin. Reverse ko lang ulit, ah. So, around 7:30, mga 7:20 yung kalagitnaan ng eclipse natin. Kaya nakita yung 7:20 yung oras. So, balik ko lang sa moonrise. Okay? Pag-akyat ng moon, total eclipse na siya. Tapos, by 8 o'clock, mga 8:30, bago mag 9 o'clock, tapos na yung eclipse. Pakita ko lang sa inyo ngayon, center natin yung moon. Okay, ito, pinalaki ko na ito. Ito yung makikita natin at sunset. Pag sunset, okay, bakit siya? Forward natin yung time. Okay, nakikita nyo na may part na yung penumbral, pumasok na siya. Tapos, nasa umbral na siya ngayon. Magiging red na siya. Then, lalabas na uli siya. Nakita nyo? So, bakit ino-observe yung eclipse? Isang magandang sagot yan para mapatunayan natin na bilog ang mundo. Kasi alam natin, ang shadow natin, depende kung anong shape mo. So yung mga tao nag-iisip noon, nagsasabi noon ng mga tao na ang earth daw ay flat, pagdating doon sa dulo ng dagat, ay malalaglag ka. During the time of Magellan, ganun pa rin ang idea nila. Pero yung mga Greeks, alam nila na bilog. Bakit? Sabi nila, tignan mo ang moon pag may eclipse. Bakit may curve na shadow? Kanino yon? Shadow ng Earth. So, doon pa lang alam na nila na bilog talaga ang Earth. So, may tanong pa kayo? Oh, wala nang tanong? Okay, again, in-invite namin kayo. If you want to join us, pwede kayo pumunta na lang kayo sa Pag-asa Observatory, nasa loob ng UP Diliman. Nasa likod siya ng College of Education. Kung magko-commute kayo, bababa kayo sa may jeepney stop doon, meron jeepney stop ng sa College of Education. Tapos lalakarin yung sa likod doon, andoon yung papunta sa UP Pag-asa Observatory within the campus yon ng UP Diliman. So, ang maganda noon, may bonus pa aside from the lunar eclipse. Merong meteor shower. Draconids. That same night din, peak din siya. Kaso, hindi, sinasabi ko na, ang Draconids kasi, hindi siya kasing ganda ng Orionids sa October 18. Okay, maganda yon. Tapos, yung Geminids, maganda rin yon. Yung Geminids ang pinakamaganda. Pero yung Draconids, siguro mga, pwede tayo makakita ng mga 20 to 30 shooting stars kung magandang sky sa loob ng isang oras. Pero I doubt, kasi full moon nung gabi na yon, mababawasan yon. So mga 15 to 20 meteors siguro per hour. Draconids yon ang tawag doon. Kasi manggagaling sa constellation ng Draco, nasa north yon, nasa north direction natin. Okay? So meron pa bang question tungkol sa lunar eclipse? So nandun kami, members of the Philippine Astronomical Society will be at Pag-asa Observatory sa UP. Normally, ginagawa yun sa Manila Observatory, pero this time, kasi nga maaga yung eclipse, so, ini-expect namin na baka umuwi rin yung mga tao, so, pwede pa umuwi, kasi weekday, Wednesday ang mangyayari yung eclipse natin.
So sana may time kayo. Pwede kayo mag-observe ng eclipse. Okay? Maraming salamat.